Viral naman na ang kwento ng isang kotseng nabangga ng tricycle sa Pasig. Ang siste kasi, si Buyas, ang pinambayad ng nakabangga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Lakas maka gold ng sibuyas. Sa mahal niyan, pwede na siguro ipambayad, ano? Status symbol sa ulam ang sibuyas dahil sa presyong umaabot lampas 600 pesos kada kilo. Hanggang sa mag-viral ang kwento ni Hazel sa social media. Ang kanyang sasakyan, nabangga ng tricycle sa Pasig. Bukod sa gasgas, may nayupipang bahagi ng kotse niya. Ang siste, walang perang pambayad si kuya. Pero ang meron siya, sibuyas. Nakita ko na lang sa side mirror ko na merong gumigilid lumalapit sa kotse ko. Di ko ma-determine nung una kung ano yon kasi nga sobrang lapit. Yun pala, tricycle siya. So sobrang lapit na split second, nakikita ko ang binabangga ako. Ang nakabangga kay Hazel, isa palang magsasaka na maghahatid lang sana ng mga inaning sibuyas sa palengke. Yun nga lang, hindi niya nakuha ang pangalan ng nakabanggang driver. Agad namang umaksyon ang traffic enforcers, pero si Hazel, pinili na huwag nilang pagbayarin si kuya. Tinanong ko siya, sabi ko, taga saan po kayo? Sabi niya, Laguna po, ma'am. Sabi niya, Laguna po. So, kanya imagine na sa Pasig ako, tapos galing siyang Laguna. Tapos, hindi ko ma-imagine in my mind, sa pangil, so ilang bundok yung tinawid nito. Okay, so, pangil eh. So, dadaan niya ng Siniloan, dadaan niya ng Mabita. Ganun, no? Yung dito sa Laguna na Antipo, Tanay, Antipolo. From the very beginning, wala akong balak maningil. Mas nang ibabaw daw kay Hazel ang pag-intindi dahil kakayanin naman niyang ipagawa ang nasirang sasakyan. Ang mahalaga raw, walang nangyaring malala sa kanila ni kuya. Ano po bang dala niyong gulay dyan sa tricycle niyo? Yan na lang po kaya ibayad niyo sa akin. Yun ang sabi ko. So sabi niya, si Buyas po. So can you imagine yung isip, yaman ni tatang driver, may si Buyas sa tricycle. Yun talaga naisip ko. Sabi ko, yun na lang po kaya ibayad niyo sa akin. Minsan na rin daw nabangga si Hazel ng isa pang tricycle na mangingisda ang Chuper. At ang ipinambayad sa kanya, 2 sariwang isda. Ang natanggap naman na sibuyas ni Hazel, ibinahagi niya rin sa mga kapitbahay para everybody may panggisa. Sabi nga nila, in a world where you can be anything, be kind. Lalo ngayon na marami sa mga kapatid natin ang hirap sa buhay. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.